Hong Kong. Isa ito sa mga lugar na dinadagsaan ng mga Pilipino. Kasi naman, kahit saan mo tignan, talagang mas malaki ang kikitain mo dito kaysa doon sa atin. Mabuti na lang uuwi na ako. Matagal na rin mula nung huli ako umuwi sa Pilipinas. 6 na Pasko, 6 na bagong taon, 6 na birthday ng mga anak kong pinalampas ko. Mabuti, si Norma! Ay, laro ang hinihintay sa bahay! Yung mga bata, yung anak ko! Ah, ayan o! Hindi yung may nakilala! Diyos ko, Michael, anak! Ang laki-laki mo na! Hindi kita nakilala! Nada, ikaw na ba yan? Jesus, ang ganda-ganda! Inuksas ang baby ko! Siya nga pala, nasan ang ate mo? Ah, Josie, hindi na sumama si Carla kasi... May exam siya ngayon eh. Oh, sige, tara na, uwi na tayo. Talaga ganyan din kami ng mga anak ko. Yan ang mga namimiss ko. Oy, teka muna, alam niyo ba ito si Michael ko? Ha? Ano? Scholar ito. Sa buong angkan namin, ito lang ang nakatungtong ng private school. Hindi naman sa pagyayabang, ha? Sa taas ng mga grades ng anak ko, kalahati lang ng tuition fee ng eskwela na sinisingil sa amin. Ay, aswerte! O, di ba kuswelo? Ganda-ganda, bagay ito sa'yo. Ayan, tignan mo. Meron pa. Sandali lang, kumain ka na ba? Ipaghahanda kita. Tapos na. Tutulog na ako. O, di sige, magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag... Dalawang linggo mo nang akap-akap yan, ha? Oo nga, baka mamaya pag nakarating yan sa anak mo, luma na. Isang linggo pa. Baka sakaling pagdating sa kanya, mararamdaman niya yung akap ko. Oh, ayan na. Sandali lang. Hello? Nasaan si Carla? Eh, sa labas, naglalaro. Tawagin mo naman siya, oh. Dali. Sulit-sulit lang ako ng tawag dito dahil wala yung amo ko. Baka hindi ko pa siya mabati ng happy birthday. Carla! Dali! Ang nanay mo! Gusto kong makausap! Dali! Josie! Hello, Nay! Josie! May surpresa ako para sa'yo. Go ahead. Open it. Ano feeling mo? Pag-aari mo na ako, ganun? Hindi ah. Hindi ganun. Ayoko na. Break na tayo. Carla, sandali! Pasensya ka. Ayoko ng tinatalian. Ayoko ng sinasakal. Pero sa lahat ng ayoko, yung iniiwan. Kaya uunahan ko na kayo. Katulad ng isang to. Wala nang ginawa kundi umalis. Ang galing mang iwan. Tapos basta-basta na lang babalik. Tignan mo. Ni hindi man lang makuhang umiyak. Hoy, asawa mo yan. Hindi na ako iiyak. Gustuhin ko man, naubos na yata ang mga luha ko. Daya mo naman, Rudy. Hindi ba ito ang pangarap mo? Yung mabuo ang pamilya natin? Ang laki-laki mo na. Akalain ko ba lalaki ka ng ganyang kaganda, ha? Kamusta ka na ba, anak? Kwentuhan mo naman ako. Ang tagal-tagal na natin hindi nagkukwentuhan. Naalala mo ba nung bata ka? Diyos ko, dahil napakadaldal mo. Lahat na nangyayari sa'yo, alam ko.
Pati panaginip mo nga kinikwento mo sa akin, di ba? Ano gusto mo malaman? Kamusta yung pag-aaral mo? Eh, boyfriend ka na, no? Mabuti. Umapasa naman. Boyfriend wala sa ngayon. Oo naman. Huwag ka muna mag-boyfriend. Masyado ka pambata. Uy, ano yan? Kailan pa yan? Maganda, ha? Hindi mo masakit yan pagbago? Alam mo, meron akong kaibigan doon sa Hong Kong, nagpatato. Eh, siguro marami yung karayong. Ayun, nagka-AIDS. Bago ako umalis sa Hong Kong, malapit nang mamatay. Hanggang kailan ka ba dito? Hindi na ako babalik doon. Wala na akong balak umalis. Anong gagawin mo dito? Magninegosyo kami ng titili na Titi Mercy mo. Patagalan namin plano yun. Ano, hindi ka ba natutuwa? Mula ngayon, hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay. Sige na, matutulog na ako. Maaga pa ako bukas eh. Why is Michael Abisit taking the exam? Abisit, come forward. Bring your test paper with you. Nasaan ang nanay mo? Nasa Hong Kong pa ba? Nandito na po siya. Sinabi mo ba sa kanya na dahil may dalawang line of seven ka, sa final grade mo last school year ay forfeited ang scholarship mo? Sabihin mo sa kanya, kung hindi, I will be forced to suspend you. Hindi mo pa pala nasasabi sa mother mo yung problem mo. Ba't hindi mo sabihin? I'm sure she'll understand. Kung gusto mo, tutulungan kita. Huwag na. Thank you na lang. Carla? Carla! Pasok, bukas yan. Itatanong ko lang sa... Diyos ko, lalaki! Anong ginagawa niyan dyan? Nay, si Brian, boyfriend ko. Brian, nanay ko. Carla? Carla, sandali lang. Bakit? Carla! Ano nangyari? Teka, Norma, sandali. Dalhin mo muna si daday sa inyo. Bakit? Ano ba nangyari? Dalhin mo muna si daday sa inyo. Basta! Tsokolate. Hindi na. Alam ko mahirap po para sa inyo paniwalaan ang sasabihin ko. Pero wala po nangyari sa amin. Malinis po ang intensyon ko sa anak ninyo. Ikaw si Michael. Ako si Brian. Ikaw ba yung boyfriend ng ate ko? Oo, ako nga yata yun. Halika, pasok na tayo. Alam na alam niya yung mga pasikot-sikot sa Maynila, kaya hindi kami nag-traffic, di ba? Oo nga, pasado-pasado sa amin. Pasado saan? Kasi sabi niya, kailangan niya ng extra income. Kaya kinuha namin siya driver ng taxi. Ano? Gusto ko lang ipaalam sa'yo, hindi magre-report si Brian bukas. May usapan na kami, ah. Yan ba sinabi niya sa'yo? Hindi. Pero yan ang sinasabi ko sa'yo ngayon. Hindi mo siya driver. Boyfriend ko siya. Kaya nga gusto ko siya makilala, eh. Dahil kung makakasama mo siya habang buhay, dapat lang na makilala ko siyang mabuti. Hindi habang buhay ko siyang makakasama. Kung gano'n, hindi mo siya dapat inuwi rito. Nagkakaintindihan ba tayo? Anak? O, ito na yung mga damit mo. Pinlansya ko na. Pengi nga. Si Brian? Wala na kami. Ganun lang, binrate mo na? Pag sobrang bait, oo, nakakasuka. Nung binata pa ang tatay mo na ko, Diyos ko, napakaraming bisyo. Alak, sigarilyo, sugal. Inaabot nga na magdamag yan sa bilyaran eh. Kaya nung tumino siya, unti-unti rin na wala ang pagtingin mo sa kanya. Hindi kita maintindihan. Kaya ka nga nag-abroad, di ba? Para matakasan mo ang buhay mo dito kasama siya. Kaya ako umalis rito para sa kapakanan ninyo. Para mabili mo lahat na gusto mong hindi kaya ibigay sa'yo ng itay. Carla, please.
Carla, mahal ko siya. Kahit kailan hindi nagbabago yon hanggang ngayon. Kaya ba hindi ka bumalik nang mamatay siya? Diyos ko, Rudy, nasan ka? Paano ko ipapaliwanag sa mga anak natin na hindi ko ginusto to? Hindi ba ikaw naman ang unang nag-abroad? Nagpunta ka sa Taiwan? Pero di ba 4 na buwan pa lang? Josie! Ayoko na. Hindi ko na kaya. Hindi ko kayang wala kayo. Masama bang mag-ambisyon ako para sa pamilya natin? Hindi ba maliit lang naman yung hinihingi ko? Maayos na tirahan. Mahusay na eskwelahan para sa mga bata. Sariling negosyo siguro balang araw. Kahit hindi na nga yun eh. Kahit na lang sapat na pagkain sa araw-araw. Carla, abang wala ako, ikaw bahala sa itayin lang kay Michael, ha? Ay, ayaw ko. Pero mas mahal ko ang mga anak ko. Higit sa aking sarili. Ate, saan ka pupunta? Aalis na ako. Ate! Kailangan kong gawin to eh. Puntahan mo ako dito pag may kailangan ka. Dito ba nakatira si Dondon? Malyari? Saan ang kwarto mo rito? Unang pinto sa kanan. Tama na! Halika na nga! Ano ba? Halika na! Itawan! Halika na! Itawan mo ako sa amin! Sige! Iuwi mo lahat to! Iuwi mo lahat to! Hindi ko kailangan ng basura mo! Galing mo ako! Ano ba? Alam ko pong hindi itong panahon, tamang panahon para sabihin ko to sa inyo, pero... Ang hirap. Sana, bago mo ko iniwan, nasabi mo man lang sa akin kung paano maging ina sa mga batang pinalaki mo. Mom, when are you coming back? 4 weeks. You take care of house, you clean everything, okay? Yeah, sir, how about my vacation, you promise? No vacation! Mom! Sir, Mom, please! Jawa! Manila. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po, ma'am. Josie, what happened? Ilang beses ako nagmakaawa sa kanila na payagan ako umuwi. Pero ayaw nila. Itinago nila ang passport ko. Malupit sila, Rudy. Malupit sila. Sabi, naglalasing daw po siya sa isang bar dito eh. Nay, si Ate Carla po yata. Nay, si Ate Carla po yan eh. Tabi mo! Carla, anong pinagagagawa mo rito? Anak, halika na. Umuwi na tayo. Ate! Umuwi na tayo. Ate! Ate! Ano ba? Ate! Anak! Umuwi na tayo! Tama na, anak. Sige na naman. Umiyahan niyo na.
sabi ng doktor. Nakunan ka. Hindi ko alam na buntis ka. Di naman to unang beses na nabuntis ako eh. Ang pinagkaiba nga lang, ngayon, naluglog yung bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang ibig ko sabihin, bakit hindi mo isinulat? Namputsa naman oh! Ay, ikaw nga mismo nagsabi sa akin, di ba? Huwag ako susulat kung walang magandang balita. Ang gusto ko lang yung maalala ko na maliligaya kayo rito. Kahit nandoon ako, mababawasan naman yung nararamdaman kong paghihirap ng buhay doon. Mahirap? Eh, ba't mabalik-balik ka doon? Huwag na, gaano nyo ba ka makikilala? Si Michael, alam nyo ba hirap yan makipag-usap sa mga kaedad niya? Alam nyo ba nung mamatay ang itay, dalawang buwan halos hindi makapagsalitayan? Si Daday! Anong alam nyo sa kanya? Sa mga sakit at sugat na pinagdaanan niya? Wala pa siyang isang taon. Nilayasan nyo na siya. Ni hindi nyo narinig ang unang salitang binigkas niyan. Kaya wag na wag mo sasabihin sa akin na alam mo kung anong totoo, hindi totoo para sa amin. Dahil wala kayong alam. Bakit ganun? Ang lalaki kapag binigyan niya ang pamilya niya ng pagkain, damit, bahay, tapos napag-aral niya yung mga anak niya. Agad sasabihin ng mga tao, "Aba, mahusay siyang ama." Pero kapag babae ka, kahit ibinigay mo na ang lahat ng iyo sa mga anak mo, kasama pa pati puso mo, pati kaluluwa mo, parang hindi pa rin sapat na tawagin ka mabuting ina. Oh, ba't biyara sa ato yung mga mukha ninyo? Hindi pa ba kayo sanay? Dali mo na si Daday sa kwarto. Sige na. Ano ba talaga gusto mo, Carla, ha? Hindi ba ito ang gusto mo? Pinagtutulakan mo akong umalis? Oo! At sana, huwag ka nang bumalik. Pastos ka talaga, no? Nay! Ano? Lalayas ka na naman? Ha? Sige! Lumayas ka! Layas! Talaga lalayas ako? Oo! Tuluyan mo sirain ang buhay mo! Sige, layas! Magpakabuhang ka sa bisyo mo! Magpakasama ka sa mga tao! Oo, gagawin ko talaga yan! Lumayas ka! Magpabuntis ka! Nay, tama na! Tignan ko lang kung respetuhin ka ng anak mo. Kapag asin na lang ang inuulam nyo at nagpapakaputa ka na para may isaksak ka lang sa sikmura niya! Kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong magkasama kami sa hirap at ginawa. Hindi ko siya pagpapalit dahil lang sa pera! Kapal ng mukha mo! Ay! Nananay! Kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Wala ka! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Ang kapal ng mukha mo! Ang kapal ng mukha mo! Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo! Sana hindi na lang ako naging ina mo. Sana hindi rin kita naging anak. Ngayon, kung iniisip mo hindi mo ako pinili bilang ina mo, sana maisip mo rin na hindi itong buhay na pinili ko para sa inyo mga anak ko. Kung iniisip mo na sana binalik kita sa tiyan ko, sana maisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na kayo pinanganak para hindi nyo maranasan ang hirap dito sa mundo. Pero nandito na ako. Andiyan kayo. Kahit nandito na ako sa malupalop ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat-lahat na binigay niyo sa amin. Kayo may gusto na hindi ako. Dahil mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mong hindi kita naiintindihan? Bakit, Carla? Ako ba inintindi mo kahit minsan? Hindi. Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang hinihitit mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin kung ilang pagkain ang tiniis kong hindi kainin para lang makapagpadala ako ng malaking pera dito. Sana, habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog,
Maisip mo rin kung ilang taong kong tiniis ang matulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin ang mag-alaga ng mga batang hindi ko kaano-ano. Samantalang kayo, kayo mga anak ko, hindi ko man lang kayo maalagaan. Kung hindi mo ako kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo na lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun man lang. Pasensya ka na, ha? Siguro hindi ko lang talaga kilala ang sarili ko. Ang alam ko lang, lumaki ako nang walang umaakay sa akin. Yung walang nanay na nagsasabing, magaling ako. Na maganda ako. Na espesyal ako. Mas malaki na wala sa amin nung iwan mo kami. Ay, hindi kayang palitan ng kahit anong bagay. Hindi kayang tumbasan ng pera. Naiintindihan kita, anak. Naiintindihan kita. I'm sorry. Nakuha niyo ba yung mga pictures na first communion ni Daday? Ang cute niya, no? Nay, sorry kung nag-iba yung tinta, ha? Ang kulit kasi nitong si Michael, eh. Kinuha yung ballpen ko. Susulat na naman daw ng love letter kay Bernadette. Ang sabi ko nga, kopyahin na lang niya yung mga love letter sa akin ni Brian. Ang kukorny, pero tumatalab naman. Ay, may balita nga pala ako sa inyo. Naglakas loob akong sumali sa essay writing contest sa school namin. Tungkol sa overseas Filipino workers. Naalala ko nga kayo, eh. Iyak tuloy ako ng iyak. Ayun, hindi ko natapos. Kasi, Nay, miss na miss ko kayo. Pero tatapusin ko pa rin yun, Nay. Kahit wala ng contest. Ihahabol ko na mapublish yun sa school organ namin. Ang importante naman kasi talaga, mabasa to ng marami. Kwento mo yun, eh. Kwento natin. Gusto kong sabihin na, higit sa sino man, kaming mga anak mo at ng mga katulad mo, ang unang-unang dapat kumilala sa inyo bilang mga tunay na bayani. Ang kamay nilang iyong ilang.